Esteris Farm. Eto, nandito tayo sa dilim. Dahil ilang araw nag-uulan, di tayo magalakwacha. So ngayon pupunta tayo sa Esteris Farm. Tingnan natin yung overlooking doon. Marami nagsasabi maganda doon. Sa mga tropa ko sinasabi, puntahan mo yun. So ngayon, umaraw. Hopefully, pagdating natin doon, maaraw pa rin. Medyo umuulap-ulap na eh. Puntahan natin ha. Bye-bye! Doon sa farm na pupuntahan natin, paakyat na tayo. 4 kilometers yung tatakbuhin natin. As usual, umaraw. Kaya happy-happy day na naman. Umaraw. Tingnan mo na kung gano'ng ka-producer. May mga kabayo pa dito. Mga buko yun. So, sana maganda. Kasi, siyempre, alam nyo naman, marami na tayo napuntahan na lugar. So ayun, andito na tayo sa laging ano, lagi ko nakakalimutan. So ayun, andito tayo sa Rismeris Farm. Paakyat tayo doon, 10 to 5 minutes daw yung lalakarin natin. Andito tayo sa parking lot, dito mag-i-start yung journey natin. Pero silang parking pay, hindi ko alam kung magkano, pero sa tingin ko mura lang naman. So akyat muna tayo, tingnan natin taas. Nagagandang bilag dito. So, kita tayo. Bye-bye! So, ito rin dadaanan natin. Papunta dun sa Rismeris Farm! Bye-bye! Siyempre, kung ganito naman dadaan mo yun. Medyo maaraw. Ayun yung araw. So, pero mapuno na yung papasukin natin. Sa labas pa lang tayo. Pero nasa labas. Ayan! Limlim na. So ito yung sinasabi sa akin ng tropa lagi na para puntahan mo yung ano, Rismeris Farm na laging sinasabi sa akin na punta ko din yung Rismeris Farm kasi nga maganda raw. Nakikita mo ng daan, hindi ka pwede magpasok ng motor, doon lang yung motor natin sa parking lot tapos lalakari mo na. Pero dahil doon, ang hirap pala nun. Ang hirap pala nun. Nagsasalita ka pa, naglalak. Hindi na ako sanay. Tingnan nyo itong ano, papasukin natin. Tingnan nyo ito ah. Amoy ko eh. Bakit ganun? Naamoy may tayong hirap huminga. Aho! Tsih! Namatay nga. Ayan. So ayun! Tingnan natin mamaya doon. Kit naman yung daan.
malilim siya. Pero po, tinatanim yung mga halaman doon. Mga gulay, siguro yun. Mahingan na naman ako. Kailangan ko na ulit mag-bike. Medyo malayo-layo to eh. Okay, mamaya uli. Bye-bye. Ang lamig oh. Ang lamig dito. Ayan. Pwede ka pala mag-camp dito. Kasahin tayo. So bago ka makapasok sa mismong farm, meron dito parang counter. Magbabayad ka ng ano na, magbabayad ka ng 50 pesos parang entrance nila. Okay, thank you ha. Ayun, so ito na. Pasok na tayo, finally. Nakapagbayad na tayo. Mamaya, inom tayo ng buko. Kasi, hindi pa natin napuntahan to. So, ngayon pa lang natin siya pupuntahan. So, tingnan natin yung lugar. Para makita nyo, ha? Bye-bye. Dito pwede kang mag-tent, tapos nato ka sa mga gitna ng mga halaman. Cute din yung lugar niya, miss. Meron kang big umbrella doon. Pwede kang, hindi ka masyado mainit ako sakaling magka-camping ka. May kabayo sila. Yan yung naamoy ko kanina eh. Yan o. Oh. Yan yung naamoy ko kanina ako punta. So, yan yung ating destination for today. One destination lang tayo ngayon dahil tinatamad ako magmotor. Ayun, so guys, finally narating natin yung Resmeris Farm. Nakakita tayo, nakita natin yung ganda niya. Pwede ka palang matulog dito. Pwede ka mag-overnight, yung mga tent sila. Na I'm sure pinarerentahan din nila yan. I'm sure malamig dito sa gabi kasi tanghali tapat eh. It's 12 noon. Meron lamig ng hangin. Naka-jacket pa ako, pero malamig yung hangin. Hiningal lang ako kasi makit pa ako. Kita sa taas. Kasi gusto ko makita nyo yung kabuuan niya. Para makita nyo lang yung kabuuan.
maganda, di ba? So yun yung ang magdadala sa kanya dito, yung bundok na yun. Ayun. Nakikita niyo yung bundok? Yung bundok na yun. So sulit din sabihin, marami na tayo napuntahan na na lugar eh. So okay di siya puntahan sa with family, lalo na kung gusto niyo mag-overnight. Lalo na ako, napakahili ko sa nature. So kaya kung mapapansin niyo, yung almost lahat ng vlogs ko is puro mga nature yung mga pini-feature ko, saka destination. Yung destination niya yung medyo kayang puntahan agad ng tao. So shoutout muna tayo sa lahat ng Alvinatics, lahat ng naka-subscribe sa akin. Guys, thank you so much for supporting my channel. So hopefully tumami pa yung subscribers natin. Ano naman tayo, share nyo naman yung video ko para dumami pa tayo, ma-inspired pa tayo gumawa ng maraming videos. Ayan, pwede kayo maglaro dito. Pwede ka umiga dyan siguro. Maghapon na, I'm sure. Malilim, ngayon pa lang, malilim pa rin. Ganda ng lugar niya. Hangin! And mahangin. Yung may buko. Yung may buko. Mahangin siya. So, huwag ka napabanda ron. Kasi may buko. Sakan ka. Ang ganda ng lugar. Okay. So, photo ops muna tayo. Importante yan sa mga travels natin. Dahil para makita nyo rin yung ibang shot niya kapag pinipicture natin. Kita kayo, sumaya ulit. Bye-bye! Hi, Stan. So ayun, nandito tayo. Palis na tayo. May nakilala tayo si Jomari saka si Bernaline. Magsha-shoutout lang sila para sa mga tropa nila. Shoutout nga pala sa mga taga Los Baños, Laguna. Lalo na pamilya ng Save More. Iyo! Salamat boss ha! Kita kits! Mga taga Los Baños sila. Ay sa loob ng bilog na parang orasan nila to eh. Pasok tayo sa loob. Parang pwede kang tumambay-tambay dito. So, magbibigay na tayo ng verdict sa kanya. Kunin verdict natin sa kanya kung okay ba siya. Kung dapat ba siyang pasyalan. So, ayun. Ang masasabi ko is, yeah, okay din siyang pasyalan. Malamig yung lugar. Kasi yun ang importante. Pagpapasyal tayo, malamig yung lugar. Ang importante, malamig yung lugar. Hindi malamig yung kasama mo. Kaya malamig yung pag-ibig mo. Okay na yung malamig yung lugar. Wag lang yung pag-ibig mo. Pwede kang magsama ng sweetheart mo para uminit. Pwede kang mag-overnight. And hindi ko alam kung may kainan, pero parang may nakita akong pwede kang order ng pagkain doon kasi parang mayroong maliit na kitchen doon.
So all in all, pasyalan nyo siya, guys. Pasyalan nyo siya, guys. Okay siya. So kung ako masusunod, pwede kong, isa ito sa pwede kong balikan na lugar. Tapos pwede kang mag-relax kasama yung tropa mo. Hangout lang kayo ng konti. Tapos kain kayo. Then pahinga. Then bachi na. Alam yung mga ganong klaseng ano. Eh, since ako lagi ako nag-overnight dito sa mga lakad natin. So, okay na siya. Daanan ko lang siya. Wala namang problema. Itong bilog na to, ano, para siyang kubo, pero matatag, no? O, tapos yun lang. Kita-kits ulit. Hanggang sa susunod na, ano ko, na episode ko para sa ating mga travel. So, lagi natin, by the way guys, yung sa mga hindi pa nakakalam, yung lagi natin gamit sa pag-travel ko is X-Max 300. Ano siya, no, maaasahan talaga ang Yamaha. Ano na siya, 20,000 kilometers na siya. So far, sa awa naman ang nasa taas, wala pa naman ako nakikita naging problema sa kanya. So, kita kids, para sa mga mahilig mag-liwaliw, laging tatandaan, kailangan natin pumasyal para umaba ang buhay. Bye-bye!